inches. Hindi ko masabi sa dangkal kasi iba-iba yung length. Basta 46 inches po. Depende po yan sa gusto nating taas. Yung standard lang po na size ay 46 inches, 36 pieces yung handbag or yung, pwede yung pa-shoulder bag. Pero kung gusto nyo kasi ay mataas, hahabaan nyo lang yung 46 inches. So pwede yung gawing 50. Pero yung gagawin po natin na traditional na handbag ay 46 inches lang. So meron po, na dapat meron kayong 36 pieces na strip. Ginupit na po namin siya para hindi na po tayo mag-consume pa ng time. At ang paggupit po, paslan. Yan. Para po, ang purpose po nito mamaya, pag sinuot natin siya, mabilis ay na. Mas madali. Kasi po, i-explain ko yan mamaya, medyo sensitive din po yung ating strip. So, kumuha ako ng dalawa. Inandaan ko yung pinakagitna. Yan. And then, ayan, pwede mong i-fold ng konti. Huwag pong fold na ganun kasi magmamark. Yung tinandaan ko lang, para pag gamit po yung thumbtax. May thumbtax pa pala. Yeah. Para magkasama. Kasi po, kahit tayo ay tigil. So, para lang tayo may base. So, sa gitna. Thumbtax natin. So, make sure na pantay po siya. So, ngayon, so, lahat ng strips na to, ilang pieces po ulit? 36. So, dapat 18 ang nakatayo, 18 ang nakahiga. Okay. So, ito po yung magandang technique. So, parang square siya? Square. Apa. Square and the thing. So, ito po yung technique. Yan. So, again, kasi hindi naman tayo sure na maaring hindi super pantay-pantay ang pagkakagupit. Kaya, wag natin ipapantay dito sa dulo. Lagi po natin kukunin yung pinakagitna dahil siya yung mark nating gitna. Taas natin nasa ilalim, tatapat natin po siya. So, ang paglagay, kuha. So, sunod-sunod na siya. Then, sukat. Kuha. Pantay. Kuha yung gitna. Tapos, itapat lang natin. Itataas lang po natin lahat ng nasa ilalim. Then, ilalagay po natin. Laging gitna. Iwan po lagi. Kunin ang gitna. Itataas. Itataas ang mga nasa ilalim. So, pag sinabi po kasi natin lala, naka-alternate po siya. So, ilalatag po natin siya na parang kaya iwasan nyo po or pinapractice na yung igaganon, kasi tingnan nyo po pag ginanon ko, di ba, o gumalaw na sila lahat. Tapos, ipapantay ko dito, paano kung hindi nga pantay ang pagkakagupit? Yan. So, sa umpisa, yan, dahil plastic, medyo madulas, yan. So, okay lang po yan na dahan-dahan. Pag medyo napuno na yan, masisinsin na po yan. So, sa part po ba nito may tanong? Yeah. So, pag naglagay po tayo, yes, alternate po. Pag naglagay kayo sa taas, sa baba, sa gilid at gilid, huwag po sa isang side na lang yan. Ang mangyayari po, pag pinilit natin isang side, hindi po natin mapapantay na maganda. Tsaka hindi magiging masikip. Yes, hindi magiging masikip. Tama po. Okay? Kunin, ahawakan, kunin yung mga nasa ilalim, itaas, ilagay po siya sa gitna. Kunin ang gitna. Yan. Itataas natin yung mga nasa ilalim. So, wala pong pinagkaiba sa panig po siya. So, hanggang maubos natin yung 18. Yan. So, wala pong masama magbilang na magbilang. Minsan, sinabihan po ako, ma'am, ginagawa nyo kaming grade 1, bilang pabilang kayo ng pabilang. Beginner pa lang po tayo. Kasi pag expert po kayo, tingnan nyo pa lang po yan, alam nyo na, parang may mali. So, wala masama. Kasi pag naliat tayo ng bilang, mali po ang kalalabasan. I hope dito po sa training na to, wala nang magkamali kahit isa. Sige po, gawin po ninyo yun dyan. Pag may tanong, taas ang kamay, lalapit po kami. Okay po.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. So 18 ang nakatayo. So dapat 18 din yung nakahiga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. So tama po siya. So kanina may nagtanong, so dapat lalabas niya ay square. Square po ba? Yes. Apo. And definitely mamaya, makikita nyo yung ang una nyong gawa ay rectangle. Ang ibig sabihin lang po sa part na mahaba, medyo maluwag. So, yung part na yun maaaring maluwag, kaya nagmukha siyang rectangle. Kasi kahit 18 by 18 yan. Yan. So, kaya mas maganda kung nakita nyo agad na square. Ibig sabihin, medyo maganda yung both sikip. Yan. Sabi ko nga, una kung maluwag, that's okay. Basta makuha niya yung process. Yung pag-i-improve sa next na gawa, itatama natin yung mga minimal error natin na na-experience. So next, pag nailatag na po natin at nabilang na po natin ang tama, kasi maaring 36 pero baka yung isa 19, yung isa 17, mali pa rin po yun. So kaya dapat i-make sure muna natin. Kasi ako sabi ko nga, ngayon tingnan ko pa lang, ha? Mukhang okay naman. Pero pag hindi pa tayo sanay, bilangin po. Walang masama magbilang na magbilang hanggang sa masasanay na po tayo. So ang next natin gagawin, tingnan nyo, di ba? Unti-unti na siya naglulus. So ang next natin gagawin ay magte-temporary lock tayo. So yung mga nasa ilalim, so pwede po natin yung tulad niya, konting tulak. Yung nasa ilalim po, isusuot natin sa kasunod para ma-temporary lock, ma-hold niya na yung sikip. Yes, hindi na siya mag-move. So, ang purpose nito, Paislan, para madali natin siya ma-isuot. So, even me, nung nagsimula, ilang beses ako nasisira. Kasi nga, nagmamadali ako eh. Hindi rin po siya madalian. At so, dahan-dahan lang hanggang makukuha nyo na yung technique. Kayo po mismo makaka-encounter o makaka-discover ng mga sarili nyong pamamaraan para mapadali, mapaganyan. So, just in case, pag suot mo ay napunit, huwag mo nang ituloy. Kasi mag tutuloy-tuloy yan. So, ang gagawin mo, tanggalin, gamit ang gunting. Hindi po pa ganito ang gupit. Paislan din po siya kung saan siya nasira. Yan. Para pag sinuot natin, smooth na ulit siya. Okay? So lahat po ng nasa ilalim, iti-temporary lock natin. At pag nag-temporary lock, doon sa kasunod, hindi po dito sa malayo, sa kasunod lang, and then, hatak na alalay. Huwag po natin tutupiin. So, paikot po. Kahit yung pinaka dito sa dulo, hindi na. Yan. So, bago po ulit i-lock, yan, isikipan ko ng konti. Kasi nag-move na rin siya. Lock. Okay? Nakuha po lahat po ng sides. 16, 16 muna. Lock natin bago tayo mag-next. Sige po, gawin po. Na para sa akin. Para sa akin, medyo challenging kasi nga zero knowledge tayo eh. Diba? Ito yung pinaka-base ng pinaka-bug natin. Ayan. So yung gagawin natin, yung pinaka-kanto na or pinaka-pweta ng ating handbag or yung nating bag. So dati akala ko may molde para mabuo yung corner. Ayan. So ito po yung ituturo natin. So after natin malatag, tanggalin na po natin. So, as much as nga isang tap-tax lang, kasi di ba pangit naman kung maraming butas. Yan. Pero pag expert na kayo, hindi rin sila nag-a-advise na gumamit ng tap-tax. Kasi meron lang silang ano, sa beginner, mahirap. Mahirap po talaga. Yan. So, yung approach ng pagtuturo, wala masama magbilang. Dapat 18 at 18 din yung nakahiga. So, ngayon, ang gagawin natin yung pinaka-corner. Sa pag sinabi po nating height ng bag, ito po yon. Pag sinabi nating length, ito po, and then ito po yung width. So ito po yung gagawin natin. Ibang style po ito. Sabi ko nga,
dapat 3 days kasi para nituro natin since hindi pwede. So, pwede naman. So, yung una muna, tuturo natin. So, ayan po yung gagawin natin and then ito po yung pinaka-wheel. So, sa ating ginagawa, ito ay medium size ng balyon. So, yung standard, ideal, ay 7x7 ang bilang. Pero bago ang lahat, karoon ako ng gunti. Binaliktad ko lang. So, gusto ko po, ito ha, simple lang po ha, mamaya hindi pa magawa ng iba. Dito po sa corner, yan, gusto ko pong gupitin natin para ma-mark natin siya, ma-identify natin siya. Yan. Sila si number one pareho. And, ganun din po sa kabila. Napakahalaga po nito sa beginner. Pag sanay na kayo, you don't need to do this sa pag-aaral lang. So, napakahalaga po nila kasi ito po, exactly. So, sila pareho si number one. Number one dito sa kabilang side, number one dito sa kabilang side. So, ibig sabihin, pag may number one, doon tayo magsisimula mag-count or magbilang. Yan. So, ang sabi natin, standard ay 7x7. It's either kung gusto nyo ng 5x5, walang problema mag-ibis. Ito po, 3x3. So, medyo manibis siya. Kasi ang purpose niya, pang-laptop. Diba? Pag laptop, hindi pwedeng aalon. So, tayo 7x7. So, ito si number 1. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, ito po siya. So, tatanggalin po natin yung mga naka-temporary lock pag sila ay gagamitin or doon tayo gagawa. So, ibig sabihin, hindi ko sila tatanggalin ng lahat. Tingin po natin ha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, ito si 7. Si 7 po, ibabalik natin sa kanto or doon kay number 1 na naka-lala. Pag sinabi natin lala, yung naka-alternate. Ayan po, hawak. At least, tatlo po ang ibabalik natin. Yung pangalawa, or yung kung itutuloy nyo sa bilang, yung number 8. Ayan. So, dapat wala kayong lalak sa 1. Para makita natin yung form. Pangatlo. At least tatlo lang po. Ako, mas gusto ko yung gradual lang, dahan-dahan, para malinis or masinsin ang ating pagkakawa. So, yung nakunawa ko pala pareho, konting hatak, sa isa. Nakatatlo tayong balit. So, meron ka ng isang kanto. So, next, ano pong gagawin natin? Very good. Kasi pag hindi, maglulose. Kaya napaka-importante sa pagbubuo ng bayong yung tinatawag nating paglalak. Sinong ilalak? Yung nasa ilalak. Tulad po nito, ilalak lang natin doon sa kasunod. Kasi malalak na po yung nasa ilalak. And then, dito rin po sa taas, huwag kakalimutan para so, kahit bitawan na natin, meron na siya. So, next, return ka natin kasi diba, dalawa. So, ngayon, kaya ako pinantandaan lang si number one kasi madalas, pag nagbilang, dito nagsisimula. Siya ba si number one? Ito ba si number one? So, ito ba si number one? Yes. Yes, kasi di ba ang tanda natin, kanto siya eh. Siya yung dulong-dulog eh. So, siya si number one. Po. So, kung hindi nyo tinandaan, hindi nyo alam. Pero pag sanay na kayo, hindi nyo na kailangan. Kasi yan lang naman ang guide eh. Pero sa pagsisimula, mas okay na para hindi kayo magkamali. Kasi pag dito ka nag-start, mali ka na. Okay. Sabihin na hindi dito. Kaya pag oo, kasi yung iba tawag suso. Ayan po yung tawag sa iba. Suso. 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, si 7, ibabalik natin sa kanto or kay number 1 na nakalala. Then, ilan daw? At least tatlo. Ayan, pangalawa. Ito po yung pangalawa. Dapat walang nilalak sa wang. Tapos, hawakan natin pareho. Konting mata. Isa-isa.
ilak natin yung nasa ilalim. Alalay po sa paghata kasi baka pag natak natin sa babay, maiikli na po doon. And then, ito po yung sinasabi ko para hindi kayo masyadong nalilito, buuin na po natin itong isang side na. Kami po hindi namin ito binubuo, pero sa beginner, okay na nabuuin na natin. Ang technique ko, bago natin ilak, konting hatak para sumitir. Yes, perfect. So, buo na yung isang side mo, lilipat ka naman ulit dito. Yan. Again, nandaan na natin si number 1 na. Sa corner pa lang. So, bibilang tayo ng ilang. 11. Tanggalin lang natin yung nakaiba naka-temporary lock dahil gagamitin natin o doon tayo gagawa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, ilalan natin pabalik sa kanto. So, hindi po gagalaw si number 1. Sa kanya lang po tayo magsisimula magbilang. Yun. Isa-isa para kumuha na siya. And then lock. Kung pansin nyo pag naglalock, alalay lang, hindi siya kailangan super tight para hindi naman siya mag- natin, hanapin natin. Ito ba si number 1? No. Ito ba si number 1? Yes. Yan. So, dapat sure tayo kay number 1 magsisimula. Seven. Yes. Seven din yung tatanggap. So, pwede 9x9. So, mas malapad. 5x5, mas makikin na po. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, ilalala ulit natin pabalik. Sinabi natin lala, naka-alternate. Pangalawa. Then, pangatlo. Iwakan natin pareho. Konting hata. Isa-isa. Then, kasi pag sobra din sikip, baka po magpulubot na. Dapat alalay lang. Sabi natin, buuin natin itong isang side. Magla, konting hapa. Lahat yung bayang ganyan. Okay. Ano yung susunod ko niyo? Ngayon, bago kayo magpatuloy, pansin niyo, tingnan niyo muna, tangkay ba? Baka masyado malapad itong maikli. So, ibig sabihin, there's something wrong. Maaring mali ang bilang natin. Yan, so far, magkasing lapad nga ba? And then, after nito, madali na po. Ito lang po talaga yung medyo sinigilan. Kailangan natin na tama kung saan tayo magsimula. Kasi after nito, bubuin na po natin. Patataasin na lang po natin. So, hanggang dito muna. Gawin niyo po dyan. Sabay-sabay na
mapapakinggan, makikita yung ating next na gagawin. Okay. So, kunwari ito na po yung pinaka-height na gusto natin ng bayong. Pero syempre, kung gusto pa natin na mataas, maiklip na, hindi na rin pwede. Ayan. So, at least dapat may mga ganito tayo matitira, 2.5 to 3 inches na tira pang excess para doon sa pinaka-height na gusto natin. Kaya di ba sabi ko, kung gusto natin na mas mataas, yung 46 inches dadagdagan natin para mas mapataas natin. Standard lang po yung sukat na 46 inches. Yan. So, since tayo ay nagsisimula pala, napansin nyo, no, marami pa mga butas-butas, malubang pa. Ayan, ang isa sa technique, pwede po natin hatakin isa-isa po yan para po sumikip. Yan. Pero alalay lang din ang paghahata. Kung naman sobrang sikit kasi pangit, pag nagtulubot na siya. Yan. So, kaya po dahan-dahan lang. But again, okay lang yan kung maluwag ka. Importante nga, sabi ko, yung process na kuha ninyo. Kasi sa next time na kuha nyo, mas mag-improve yan. Hanggang sa almost perfect na yan. Magiging confident na kayo na parang pag hiningi, ay sandali lang, ang sayang naman. Parang gano'n. At ikaw pag dinili sa inyo ng mura, parang lugi naman ako. Parang ayaw mo na bitawan. Okay. So, ganun po bago natin i-permanent lock, hatakin natin ng konti baka para mapasikip pa natin. So, sa pag-permanent lock, yan, magtatanggal lang po tayo ng isang nakalock. And then, yung kanyang ka-partner, diba, eto po. Yan, eto po yan. Ito po siya. So, ito yung kapartner niya. Isusuot lang po natin doon sa pinagtanggalan ng dalawang beses. Ulitin ko. Ang technique, dapat wala kang lalaktawan tuloy-tuloy para hindi ka mawala sa alignment. Tanggal. Yung kanyang kapartner, di ba ito? Isusuot doon sa pinagtanggalan. So, dapat ganito ang sunod-sunod yan. Tanggal. Yung kanyang kapartner. Eto. Yan. So, pag tuloy-tuloy yan, hindi ka malilito. Kasi, pag naiba, ay may maliit. Mapapansin mo agad. So, dalawang beses. Yan. Assuming na naikot nyo na po yan. Naikot na natin. Dito na. Next po, bago tayo magpatuloy, kasi yung iba po, kami pagsanay na, dire-diretso na para isang gupitan lang. Pero sa beginner, mas maganda na pag nakaikot tayo, gupitin po muna natin siya, na pag sinod natin dun sa pangatlo, hindi siya lalabas. Para pag sinood po natin, wala nang sasabit, malinis na po siya. Yan. And then, pag naikot po yan, eto naman po sa kabila, pabaliktad naman. Isusuot natin dito sa, yan, sa unang-una, yan. Tapos dalawang beses, pangatlo gupit na nakatago. Okay? May tanong po. May hindi lang, di ba? May tiyatawag na yung shoulder back, yung pwede natin naikot sa ating kilitili. And then yung sleeve, yung mahatang sleeve. Dito po sa bayong, hindi po talaga natin pwede ina-advise na gagawa tayo ng from same materials yung sling kasi matigas. Hindi po siya awkward yung pangit. Pangit po talaga. Kaya kung napansin nyo yung kay Ma'am Anang Bantanina, leather yung strap niya. So, mas maganda. Mas social pa rin na. And then, taabot ako ng ginawa ko sa lab. And then, bukod din po sa ano, pwede rin po, diba? Tulad niya ng ganito. Yan. So, laptop. Yan, so, but kailangan po ng zipper para secure. Yan, so, pwede naman natin siya kapitan ng zipper. Pag magkakapit tayo ng zipper, gamit po natin talaga ay malaking karayo. So, hand stitch. And ang gamit natin pong thread yung nylon, yung transparent. Yan, so, para invisible siya, hindi siya pangit tingnan. So, pwede po, ito po, kasi nakakadagdag siya. So, bukod po dito, yung may mga ratan. So, available po ito sa mga online. Marami po. May mura, may mahal. Yung talagang kahoy. So, may mga plastic. Okay. Pero, syempre, kung wala po tayo niyan, eh, gagawa tayo ng sarili natin handle. So, mamaya, bibigyan kayo ng sa set. Dalawa po yung handle. May
flat. Sensya na minsan may problema ko sa PMF. Sa set ko na mamaya ibibigay, merong apat na mahaba and then dalawang maliit. At yung dalawang maliit, sila po ay magiging base natin doon sa isang side ng handle. So, kaya depende po. Kung gusto natin ng mahaba, shoulder, yan. So, kung gusto naman natin ng maikli lang, pwede ganyan lang siya. Okay, kaya medyo hinabaan natin. Sa pag gupit po nito, yan, una, depende nga sa length na gusto ninyo, and then, ita times 2 lang po natin yung mahaba. Kung gano'ng mahaba yung maliit, times 2 lang po yung mahaba. Okay. Kuha ko ng isa, and then kuha ko ng dalawang mahaba. Ito po yung maikli. Ipapatong ko yung dalawa across, pero pansinin niyo po yung kanyang allowance na nilagay. Yan. So, ganito po. Hindi po ganito. So, malayo po, no? So, at least 6 inches. Ako, mas gusto ko 6 inches para mas maganda. Okay? And then, gamit po yung stapler. Stapler natin po siya yung kalahati lang para movable. Okay? Ito po. So, panood po ha. Yung ito pong isa, yung nasa gitna, yung maikli, steady lang po ito. Hindi po ito gagalaw. Ha? Iikutan lang natin siya. So, yung isa, tinupi ko doon sa gitna. Tingnan niyo po, pagtupi ko, nakadikit. Para masikip. At pagtupi ko, ikot ko na siya agad. At pag ikot natin, dapat nakadikit din siya. I-a-adjust na natin, then press. So, palitan lang po yung process na yon. Tupi, then ikot, press. Tupi, yes, palitan. Tupi, ikot, and press. Ang madalas na ginagawa ng iba na nagkakamali, exactly, pagkatupi, dito sa taas, iikot. So, ulitin natin, sa ilalim o doon sa gitna lang, iikutan. Tupi, pagtupi, yung ina-adjust mo na para masikip. Yes, yan. Kung maluwag yan, doesn't matter. Okay lang, basta makuha niyo yung process. Kasi, I believe, the next na gawa ninyo, medyo masikip na yan. Hanggang sa magiging ulitin na yan. Ulitin ko ha, it can never be perfect kasi hindi to machine made, hindi po siya engineer design, talagang handmade. Yan. So kaya may konting mga pagkatupi, ikot agad. Then press. Yan. Maaring masakit sa daliri kasi nga persado tayo, bigil tayo. So just make it light, pagkatupi, ikot. Then press. Tupi, ikot. Then, press. So, ganun lang po siya. Hindi po. Iikutan lang natin siya. Siya lang po yung base natin. And then, pag umabot na po kayo sa length na gusto ninyong ano, pero dapat may matitira siyang ganito. Okay? Hindi natin siya isasagad. Kasi, etong dalawa na to, mamaya yung gagamitin natin para ikabit natin dito sa ating bayong isa. May tanong po sa pipe na to? Masyado po ba ako mabilis? Yeah. Sige po. Pwede natin yung... Ito na yung hawakan, oh. Ayan ang hawakan. Wow, sila nag-upisa pa lang. Yung second batch is puro pink. Siyempre, of course, yung sa akin, andito na. Mayroon na akong dalawang hawakan. Mamaya, ituturo sa amin yung pagkabit. So, mayroon dalawang hawakan. Yan. Bag na to mamaya, bag na. So, ngayon, kailangan po natin makuha yung pinakagit na. So, by what dyan is
ano lang po natin, yung isa, yung gitna po, imamark ko lang siya, yan, para alam kong ito yung gitna sa side na to. Ganun din po dito sa kabila, isa, yung pagitan, ayan. So later on po, pwede nyong gawin yan. So dahil sila po yung magiging sentro natin, dito po natin mamaya ikakabit yung ating bilog, at least nasa gitna, at saka yung pang look, pang hook. And at the same time, yung ating magiging handle. Yan. So ito po yung guide natin. Tanggalin ko lang po yung pagkaka-stapler. And then, pinupi ko lang po yung gitna sa loob. Okay? And yung standard po na bilang from side center, 1, 2, 3, 4, sa pang-apat, itutuso ko pataas yung nasa gitna. And then, ipa-plot ko po. Yan. And then, kung saan siya papunta, doon natin isusuot para malinis. Pagpalitin ko lang yung dalawa para hindi nakaangat. Susuot ko siya, dito siya papunta. Tapos ito, dito siya papunta. Yan. So next, ilalak na po natin siya. So kaya ko siya pinahabaan para the more natin nalalak, the more siya matibay, kahit gano'ng kabigat kaya niyang i-hold. Pinalobo ko lang, papalabas dito sa ilalim niya mismo para makagawa tayo ng triangle. Then, titernohan ko lang yung triangle, same box. So, meron na siyang dalawang triangle. So, ito po, kaya mahaba, ay para at least dalawang beses natin siya magagawa. And, bago ko ipasok sa susunod, gugupitin ko na nakatago. So, ganun din dito sa kabila, palobo sa ilalim, para makagawa tayo ng triangle, titernohan natin. Pinaplot ko para hindi nakalobo. Uulitin lang natin. Kung maikli, kung isa lang, okay lang. Matibay pa rin yan. Kaso nga lang pag dalawa, parang at least naging design na pa siya. Tapos, plot natin yung susunod. Una, di ba, tatanggalin natin yung pagkaka-stapler. So, dahan-dahan dahil baka mapunit yung strips. Next, anong gagawin? Pupold yung nasa gitna. Very good. Then, bibilang tayo ng 4. Pero kung malaki, pwedeng 5. Pero pag 3 na lang, makitid na. Pansinin nyo, di ba, kung dito siya, ang liit na. Kaya, standard yung 4. 1, 2, 3, 4. Sa box na to, isusuot natin pataas. Kung dito kayo naka-direction, dapat pareho. Then, i-flat natin. Isusuot natin kung saan siya naka-ayon. Then, eto, dito siya papunta. Yan. So, next. Anong gagawin? Palobo, yeah, exactly, sa ilalim niya para makabuo tayo ng triangle. So, sa same box, susuot ko lang para merong tapat. So, uulitin. So, ganun din sa kabila. Palobo, sa labas, sa ilalim. So, kaya po pag nag-video kayo, pwede nyong i-rewind or balik-balikan. Makikita nyo kung paano siya sinuksok. So, yan. So, dapat, pag ito, dapat pantay doon. Ito, pantay doon. Ito, pantay dito. Ito, pantay dito. Yan. So, ganun po.
Iniwan siya para at least, ibig sabihin, isang set siya. Sige po, kuha na po kayo dito kung anong color nyo. Ano yun? Ay, tayo ako para. Okay. Mami, hinto nyo po muna. Aray nyo tayo sa gitna. Gugupitin po natin. Hindi po siya pwedeng pilasin kasi magninis-nis at possible hindi pantay. Yan. So, dahil wala pa masyadong gawa, kami na po nagugupit. Pero, practicing nyo. Kasi pag hindi pa tayo sanay, bumabaliko. Yan. Pag sanay na kayo ulit, nagamay nyo na ulit yung paggupit, mas maganda pantay kasi gagawa na tayo ng bilog. Familiar po ba kayo sa larong batuhan bola? Opo. Yung sa nyo? Opo. Social yata yung mga bola nyo eh. Kasi kami hindi kami rich kid. Okay. Natin po sa gitna. Ako po muna ha. Para lahat makakapanood sa aking ginagawa. Then, tinupi ko po siya. So then, pagkatupi, minute ko silang dalawa. Tapos, pinagsama lang. Okay. And then, binuka ko lang po siya. Yung isa dapat nasa ilalim, yung isa nasa ibabaw. Yan. So, next, etong nasa gilid, ipapatong po lang siya dito sa kapatid. Parang ganito lang po siya dito sa taas. Ganyan lang po siya, nakapatong. Hindi po siya nakatupi. Ito po'y nakatupi ah, ito po'y nakapatong. Ito naman sa kabila, sa ilalim ko siya dinaan, and then pinagsama ko yung dalawa, ata. So dapat ha, laging tayo magsisimula ng nakaset na ganito. So paulit-ulit lang, mga 7 or 8 times. Patong, ito naman sa dulo, sa ilalim, ipagsasama ko, ata. Patong, sa ilalim. Kabila, pagsama, atat. Tingnan nyo, usan na siyang nag-cord. Patong, sa ilalim ang daan, ipagsama, atat. So, itulak lang natin. Then, mas maganda, pag nakaakit ka na, atakin natin isa-isa para sigurado tayo masikip. Yan. So, ulitin natin, sabi ko nga na, mga 7 or 8 times. Yan. Patong, sa ilalim ang daan, ipagsama, ata. Yan. Isa pa, patong, sa ilalim ang daan, ipagsama, ata. Yan. Konting hatak, isa-isa. Then, pag nakaganyan na po siya, nakapito or 8 ka na, isusuot natin siya kung saan siya nakadireksyon ulit. Tulad nito, papunta dito, suot para mag-lock. Ito, papunta dito. So, dito ko siya isusuot. Tapos, eto, papunta dito. Susuot. Eto, dito siya papunta. So, uulitin lang natin yung pag-lock ng 3 beses bawat isa. And then, yan, konting hatak sikip. Then, magtitira tayo ng isa lang. The rest, pwede na natin gupitin na isagad po natin. Iiwan natin yung isa. Kasi yun yung gagamitin natin para ikabit natin yung bilog na to doon sa ating tag. Okay? Nakuha. Opo. Sige po. Ito po, hinati lang namin siya sa 4. Strap din po siya gugupitin at hindi po siya gagamitan ng pipilasin, gagamitan po namin siya ng gunting. So yan, hinati lang namin siya sa 4. Tapos ngayon, tutupin natin dyan.
mag-create lang tayo ng isang maliit na butas dyan. Ayan. Tapos, hawakan nyo yung pinakailalim ang tutupiin paitaas. Dapat po, ang tupi niya ay sagad dyan. Hindi po siya tupi na ganito. Ganito, kasi magiging ikot lang po yan. Ang tupi po, dapat sagad. Tapos, kung sino yung nasa ilalim, siya yung tutupiin paitaas. Ayan, gagayin nyo po. Pahahabain lang siya. Lang parang, pwede siyang baliin. Pagpuntang ganyan, gamitin na ako para mas maganda. Medyo kurti nyo lang po ng konti. Ayan. Okay. Ayan, hindi nyo lang po siya kailangan hawakan ng ganon. Kasi po sana po yan iikot kahit po pababayaan nyo yan. Parang tinutusok mo lang. Ayan. So, kung nakikita nyo, masakit na po ba ang kamay? Yes. Pwes, tigil na natin ito. Okay. Okay ba? Dahil masakit na ang kamay, next year na ulit yung ano? Yung advance. Yung ipapawi namin sa inyo. Wala po siyang bilang, pero ano siya, ang standard natin ay 3 inches para magkasya yung bilog na ginawa natin. Pwede pa tayong mag-marites. Di natin kailangan minan. Maray. Tingnan mo yun. 3 inches yung haba. 3 inches na po yung haba. So, 1, 2. Sobra na nga to eh. Ayan. So, ngayon, yung isa, stop muna tayo dyan. Ipapasok natin dyan sa loob. So, ibig sabihin, isa lang po para mag-lock siya dyan. Kasi pag dalawa, mag-move pa rin yan. Tapos, ganun ulit. Tuloy lang. Hanggang sa mag-create lang tayo siguro mga 2 inches. Pag ikaw na yung kamutang pulo na naman na. Pero kung talagang mahirap, palian nyo na lang ng ganito. Oo, tama. Mahirapan pa ba? Kung gawin itong gawin. Ako, mas matigas po siyang gawin. Kaya ang ginagawa po namin yan, dinakapakan muna sa paa. Iba yung ginawa ko lang sa bago. Yung design niya na bulaklak. Parang ginagawin. Hindi ganyan. Ayun. Laot na yung po. Apo. Ah, sa ahas na po yun. Tapos yung buntok lang, yun na yung buntok. So, okay. Dahil ito ay okay na sila. Halimbawa po, nakakabit na dito yung ating yung gitna. Halimbawa, naikabit na natin dito yung bilog. Dapat po yung buntot sa loob ang lock. So, dahil yan ay kakasya na, sukat lang natin na magkasya siya. So, ito ay kasya. Dito ang gitna. Dito ako pasok. Nabakita. Okay. Ayan. Ayan ako lang. Isusuk-suk lang naman siya. Suk ko lang dyan. Doon sa tanda. Okay. Tapos, ito naman ay isutulog nyo dyan. Sakto para sumigil lang siya. Huwag niyong masyadong habaan dahil kapag ilagay niyo, wala rin. Dapat, sakto lang siya dyan. Pag okay na, tsaka niyo siya iikot. Kahit magkasama niyo na siyang iikot dun sa loob. Yan. So, kahit mga...